Ayaw ay Pilipino maganda. Kairi! Paano ka nakahanap ng trabaho? At least marunong kang mag-Japanese. Bro vlog, vlog. Grabe mga kaibigan, no? Dito tayo sa part ng Ueno, sa Higashi Ueno. Kasama natin ang kaibigan nating si Paul. Yes, sir. At marami pa tayong mga kaibigan kasama dito. So bibili muna tayo ng manok. So kasama natin yung mga Pilipino community na apat na piraso. Uy, lima tayo. Ah, lima pala kami. Lima, no? Paul, gaway ka muna, no? Yes, sir. Hello. Basta, mga kabayan. Bibili tayo ng manok dahil yan ang food trip natin ngayon. Purbong manok dito sa Japan. Alam mo na ba kung saan? No. Inubog po kami ng Ueno, kaya abisado namin to. Yun. At yung mga tao dun eh. Hey, pag nagbubukod ka na. Experience na... Magandang investment. Ayo, tama. Oo, lamig na! Tapos na ang summer. Parang ganun lang, nag-inubit. Siyempre, may mga crowd fave. Galing din. 20 minutes na lakaran, pupunta doon sa bilihan ng manok. Actually, yung pupuntahan natin yung Ameyo Kocho. Ameyo Kocho, yung isa sa mga busy area ng Ueno. Ito na, matawid daw. So, andito na tayo sa mismong area ng bilihan ng manok, pero dito may mga izakaya, may mga restaurant, bilihan ng mga damit, sapatos, halo-halo dito. Sundan natin yung lechong manok, mga kaibigan. Okay, sundan kita. Bueno, buhay na buhay ang Ueno. Pura yung mga inumin dito kung gusto nyo tumambay dito kumpara sa ano. Mas daman-daman mo yung ano ng Japan, yung vibes. Naamoy ko na yung lechong manok. Ayun, dito ko na. Kaliwa tayo. O, diba? 20 minutes. Wala pa. Ito na yung pinakasikat na area ng Ueno. Ayun po yung Ameyoko. Sa Japanese, Ameyoko. Yun. Punta po kayo dito. Dito naman yung area ng mga fresh meat, karne, isda. Kaso gabi na eh, sarad, nagsasara na iba. Dito may bilihan ng gold sa loob, medyo okay din, mura. Ah, ito na pala. Boom! Hello, my friend, brother. Philippines, kamusta? How are you, my friend? Mr. Andok. Andok daw, Andok. Famous of the Philippines. Coming the almost 50% customer is the... Filipinos, yeah. Filipino customer like the Andok. I like it. Filipino kuya, I'm Filipino maganda, Filipino ata, ate, so I can speak little Tagalog. I like the Filipino customer because of farming too much. Masarap. Okay, let's try the chicken. We love the chicken. Okay, yeah. Bro, thank you, bro. You want to cut or no? Cut, please. Okay, thank you. Okay, I give potato little service, my friend. Okay, salamat po. Thank you so much. Oh, Andoks. Andoks? Yeah. Masarap. Mas masarap. Ah, this is mas masarap, this one. Yes. Yeah. Yeah. Filipino banana ketchup. Sweet potato. Ba't ka nangingiti-ngiti dyan? Sabi kasi nila, ano, YouTuber daw, kailangan gandaan yung service. Hindi naman ako YouTuber. Hindi natin alam kung ano sinasabi. Akala nila yung maraming nanonood, no? Pero kahit paano, masaya ako na may nanonood ng ating video. Saka mababait naman talaga sila. Hindi, mababait. Pangilan na natin dito ako, pangatlo ko na. Alam mo dami. Pero saan niya? Salamat! Okay, mabilis ang tour. Yun! So dito pwede kang tambay din. Trip-trip, mga jacket, mga kaibigan. Yes,
Yun, alright. So, nung unang punta namin dyan, sa basement kasi merong Asian market sa ilalim. Mga isda, mga karne. Siyempre, may mga Filipino store din. So, bumili kami ng banana ketchup sa ilalim. Kumain kami nito sa mismong table nila with banana ketchup. Pag na-miss mo talaga yung Filipino food, gagawa ka ng paraan. So, tara, balik na tayo. Convenient pa. Ganito lang, no? Sabi mo, yun, ganun pala yun. After nito, dadaan tayo ng convenience store para sa kanin. No? Sibog na tayo. So, mamaya na lang ulit. Yan, yung Tory Gate na yan. Papunta sa cafe ng kaibigan natin. Actually, ito lang yun. Simpleng cafe na soft opening na gagawin naming kainan. Dito kami kakain, no? Usually, ano sa Bokairi? So, mamaya tayo mag-tour dito. Setup lang na konti. Ang sibog na. Okay, kuya. Ingat, ingat. Pagkailangan mo nakausap at bukas ako. Big fine, naka-iPhone. Big fine, big fine. So, nandito na tayo mga kaibigan. Dito sa maliit na cafe na talagang punong-puno ng lamesa. Lamesa. At ito yung mga, ano ba to, Ana? Anong meron dito? Teacups. Kapag Yasumi kasi to, yung coffee shop, yung tea house naman si Jerome. Yasumi, ano ibig sabihin ng Yasumi sa mga hindi nakakalam? Rest day. So ingat-ingat tayo dito dahil 30,000 yan isang set. More. Yeah, more than. Pero sabi nila, hindi, sabi nila huwag mo daw hahawakan yung tipat na, yung energy na ta-transfer. Ano yung antique? Hindi, napanood ko. Saan? Okat-okat. Kain muna tayo at magkita-kita ulit tayo. Hindi, kain muna kami. Sama kayo sa kain, no? Tapos, kwentuhan tayo about sa buhay sa Japan. Mga kaganapan dito sa Japan, no? Sa-setup lang kami. Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Systemic prayer. Amen. Amen. Ito na tayo mga kaibigan. So pag-usapan natin yung mga experience natin sa Japan, no? So nagsimula tayo bilang student. Student ka rin ba, Desa? Student din ako. So ang kaklase ko, nung estudyante ako dito sa Japan, si Ana, si Paul, si Tessa. Okinawa. Okinawa ka nag-aaral. Oh, grabe, layo. Marami kasi nagtatanong sa experience pagiging estudyante. Gaano ba kadaling pumunta sa Japan bilang student? Kung kunyari walang pera or may iba ba bang way para makapunta sa Japan? Wala bang installment na, ano, parang installment na payment, wala nang gano'n? Depende sa school yung installment eh. Kasi for example, sa yung sa amin ha, sa Davao, pwede mong utangin yung pambayad. Oo. Pwedeng utangin yung pang-tuition fee papunta sa Japan. Pero yung ano 'di ba, yung sponsor mo, dapat talagang may pera sa bank yung sponsor mo. Kasi papakita niyo yung ano eh, yung parang bank certificate kung magkano yung laman yata or yung transaction ITR. Ng ITR, ganun. Titimbangin nila kung ano, kung parang mapapatunayan mo na kaya mo mag-survive sa Japan. 1.5M? At least 1.5M. Hindi ako sigurado. Peso sa. Dati naman, kung sa Okinawa ka, at least meron kayong 500,000 sa ano, sa bank. Kung Okinawa. Kasi nga, mababa yung cost of living doon. Kano yung tuition fee ng Japanese language student dito sa Japan? Ako hindi ko na maalala. Normally, 2-year program siya, no? One year yung parang enrollment. Mm-hmm. If April ka papasok, 2 years. Mm-hmm. July ang pasok mo, 1 year, one 9 year months. Yan. So, depende rin kung saan kang parang semester o... Pag October ka, 1.5. So, pinakasimula talaga April. Pero pwede ka pa rin pumunta rito at mag-start ng October. Kasi kung na-miss mo yung October, pwede ka pa rin humabol dito maging estudyante ng January. Pero yung ano mo, yung visa mo as a student, mababawasan. Basta up to 2 years, ano? And kapag nag-ano ka na? Pag January ka pumasok, 1 year and 3 months na lang. 1 year and 3 months. Then kailangan mataas na level mo. Ibig sabihin, ang pinaka-sweet spot, yung pinaka-okay is April ka papasok dito. Para mas ulit mo yung 2 year dito na ano. Pero yung tuition fee siyempre mas maano. Oh, merong isang nakita ko na mas madali. Pasok ka na April, pag 1 year ka na estudyante, within that 1 year, hanap ka agad ng pinakamadali is ELT, di ba? Which is okay. Language. So sabi ni Paul, 1 year ka pa lang, pwede ka maghanap ng trabaho para ma-convert yung visa mo from student into working visa. Yun, hindi mo na kailangan ituloy yung pag-aaral mo. Hindi ka na magbabayad ng another 1 year. Actually, yan yung ginawa namin. 1 year lang ako nag-aaral. Katabi lang pala yung resulta. Living proof. So, 1 year lang pala siya nag-aaral ng Japanese. So, Jessa,
Kwento mo. Cut! Paano ka nakahanap ng trabaho? Ay, kasagsagan kasi yun ng ano, ng pandemic. Close yung Japan. Hindi sila makakakuha ng worker from other countries. O sino lang yung nandito sa loob ng Japan, sila yung parang ima-maximize nila para meron pa din silang workers. Blessing in disguise. I wouldn't want to say it na yung parang blessing because it's a pandemic. Pero para sa amin ha. Dito, ano so, senior ni Tessa kung paano siya nakahanap ng trabaho. Si Ana naman, paano ka nakahanap ng trabaho dito sa Japan na... Kay dyan galing yung trabaho ko eh. Yung pinag-bitohan ni dyan. Bito eh, parang part-time. Part-time ng student kami. Kumalong siya ng 3 days lang. Tapos, yung kailangan natin i-reveal lahat tol. Then, sinokay ni dyan si Michael. Sinokay ako ni Michael. Shokai, ibig sabihin ng shokai is, parang shokai. Pinasok. Hindi, ni-refer. Ni-refer. So, sa madaling salita, nung student ako, hindi ako makahanap agad ng part-time job dahil rap-tap ako sa Japanese, so limited yung options ko. Hanggang sa nag-research, kahit sa mga Japanese websites, nag-research ako. Hanggang nahanap ko itong pagawaan ng ubento. Ano ba yung ubento? Ubento yung lunchbox na Japanese. Nagtrabaho ko doon. Siyempre, talagang pinaximize ko yung opportunity, yung skills, yung lahat ng experience. Umabot tayo ng 3 days. Pero maganda yung pagkaka-exit ko ha. Talagang peaceful, no? Mababait sila, talagang good memories. Peaceful kasi mabait talaga sila. Mabait talaga sila, so umalis ako doon ng mapayapat maayos. Hindi lang yun, naipasok mo pa yung mga... Doon na sila pumasok, sila Ana, tsaka isa pa namin kasama. Gusto rin nila mag-part-time. So, kasi maganda yung sahuran. Naipasok sila doon. So ngayon, part-time ka doon, paano siya naging full-time? Paano naging working visa? Nung malapit na kami graduate, naghanap na ako ng mag-visa talaga sa akin. Nakakita na ako sa Komeda Coffee. Salamat Ate Juvie. Nagpaalam ako dun sa Kaisha na sa Noriben na magyayamero na ako. Magre-resign na ako. Kasi nakahanap na ako ng company na magbibisa sa akin. Which is yung Komeda nga. Correct. Yung Komeda, ito yung isang coffee shop, chain of coffee shop, cafe dito sa Japan na isa rin yung part-time job. Na inoferan din siya ng working visa. So, hindi lang isa yung opportunity. So makikita marami talaga siya. Nag-aagawan pa ng dalawang company. Nagsabi, nagpaalam na ako, magre-resign na ako. Pumayag naman sila nung una. Sabi, sasabihin daw sa like, sa sacho. Then, napilayan kasi after a week, kinunta ko ng tension. Then, tinanong ako na, if bibigyan ka ba namin ng visa, magre-resign ka pa? Kasi syempre hindi na, kasi gusto ko talaga yung company, mabait talaga lahat doon. Lahat hapon, mabait naman lahat. Ba't ka pala magre-resign muna? Wala silang, hindi sila nagbibisa. Hapon lang sila lahat, dalawa lang kami ni Michael Pinoy. Tapos, sinoferan nila ako ng visa para hindi ako mag-resign sa company. Syempre, green-up ko na yun kasi mas malaki yung sakon doon. Then, ako yung nakakapili ng rest day ko. Green-up ko na. Doon na ako nabisahan hanggang ngayon na na-promote tayo as Shaysha Yi from full-time. Yeah. From Baito to full-time to Shaysha Yi. What is Shaysha Yi? Regular employee. Oh. Ngayon, entitled na tayo ng bonus. Bonus! Entitled na tayo ng bonus, yay! Kasi ano rin eh, mabigat din yung tuition fee sa totoo lang. First year is 780,000 yen. Pili mo lang siya yun. 780,000 yen for 1 year. So in peso, mga 350 or 340. Okay? Around 390 siguro. Huh? Ang first year. That time. O basta ganun, makikawin natin. Thousand. So approximately in peso, 1 year. Around 350,000 pesos. And then another year, ganun din, 350. So overall, mga nasa 700,000 pesos tuition fee for 2 years. Ano naman yung renta ng bahay? Minsan yung school, meron silang pinoprovide. Sa amin, provided ng school. Pero may rent pa din kami that time. Ang nakaganda nun doon is mura lang talaga siya. 27,000 per month. Oh. Tapos inclusive... Ano yung peso or ano? Yen. Yen. Okay, napakamura. Oh. Pero inclusive na ang water bills, electric, gas, pati internet mo. So, Tokyo ba yan or labas ng Tokyo? Pero that was Okinawa. Mas mura talaga yung... Province. Sa Tokyo naman, sa akin, unang ano pa lang, parang nasa 30K halos. Or 28K pesos. Kasi parang nasa 60,000 yun eh. Wala pa yung kuryente, yung wifi, nagpakabit ako. So approximately gano'n, no? Meron tayong around 15,000
10,000 pesos to 30,000 pesos ang i-expect mong renta. Then free. Rent and free. Rent free. Kung may kamag-anak kayo sa Japan, syempre, pwede kayong rent. Ikaw na magkano yung rent mo unang sabak mo doon dito sa agent. Mundong ginagalawan natin. sa agency, ano? Sa agency. 30,000 yen. Yung ano lang siya, bahay and wifi. Hmm. Tapos yung gas, water, at saka electricity. Hati-hati siya ng kung ilan yung nandun sa parang dorm. So, roughly na yung bills na sa around ichimang goes. So in peso, approximately magkano lahat? Sure. Around 20,000-25,000 pesos. So doon nga naglalaro 15K to 30K pesos. Depende rin sa location sa Tokyo. So yun ang monthly expenses ng student. Yung rent, plus yung pang-survive mo sa pagkain and transport. Ganun lang, gusto ko lang malaman nila yung expectation pag sa student. So approximately, yung food expenses, lowest na siguro yun yung 10,000 yen. So around 4,000 pesos. Pero kung yung average siguro nasa 20,000 or 30,000 pa, kung 15,000 sabihin mo na 15,000, medyo play safe ka na, 20,000 pesos. Plus transportation mo. Eh paano yung utilities? Hindi, sabi sinama ko na dun sa rent. So approximately rent na 15 to 30 plus yung bills. Medyo magulo. Overall, lagay mo na lang dito. As a student, pwede ka mag-expect na expenses na mga in peso, mga 25,000 pesos to 45,000 or 50,000 pesos. Depende sa lifestyle mo or sa location ng titiran mo. Overall, transpo, rent, kain. So, nice. Kung magaling ka mag-budget, 20,000 pesos. Kasi pwede kayo magsama-sama ng rent. So ngayon, nagbabayad ka ng tuition fee every month or inuhulugan mo kung kanino man. Kaya ba? Kaya. Tuition fee, rent. Sa totoo lang ha? Honestly. Kapag yung 28 hours, honestly speaking, hindi talaga yun siya. Siguro, especially kung nasa Tokyo ka. Siguro pambayad mo, oo. Pero wala ka ng pambuhay sa sarili mo kung yun pang reward sa self. Oo. Paano hindi magkakasya yung 28 hours a week? That time? Na magkano per hour pinag-uusapan natin? That time, 1,000 lang per hour ang basic week. So meron ka 28,000 yen a week. Tapos ano siya, parang sa isang buwan, meron kang around 120,000 yen. In peso, magkano yun? 60? Oo, parang mga 50,000 to 60. Pasok siya sa calculation natin, rent, pasok siya, food. But then, pero hindi ka nagagalaw. Oh, hindi ka nagagalaw. Ganun lang. Wala, yun na yun. Bahay ka lang. Bahay, work, bahay, work, ganun na lang. Oh, yun ang reality, no? Pag sudyante ka, meron kang part-time job, 28 hours a week, pero ayun nga yung reality. Pero kung titingnan mo din naman siya as long term. Kasi ano eh, mag-invest ka talaga dito sa Japan. Invest ka 1 year, 2 years. 2 years, and then doon mo na, after nun, doon na yung hayahay part. Or hindi ko masabing hayahay part. Pero doon ka na, medyo aangat ka na. Nakakaluwag-luwag. So tapos na tayo sa usaping pagiging student, nandun yung mga challenges. Lahat tayo nagtatrabaho na dito sa Japan, nakapag-aaral tayo dito. Maraming challenges, no? Ngayon naman sa pagtatrabaho, maraming nagtatanong palagi kung paano makapagtrabaho dito. Madali ba from the Philippines to Japan magtrabaho, mag-agency ba, or ano ba yung... Eh, ngayon marami naman. Oo. Oh, ang pinakamadali pa din talaga na way is pasok ka dito, student. Oo. Kasi pinakamadali talagang pasukin na once na student ka. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga ng pera. Kung parang kung isipin mo lang talaga yung stepping stone, pagpunta mo dito as a student, then mag-apply ka ng ALT. Oo. Kahit mababa yung sahod, kung gusto mo lang like... Stepping stone talaga. Kasi once na may working visa ka na, madali na lang mag-jump. Yan nga lang, wag ka lang mag-jump ng company kasi sira yung record mo. Pero may malak ba kayong mag-PR dito? Hindi. Ako wala. Wala. Pinas ako. Tapos tayo din mga ibigay. Depende. Malay mo, lumabo yung coffee. Puso. Kailangan ba college graduate? Sa ALT, yes. Ano siya, kailangan siya required. Na college graduate. Oo, required. Mm-hmm. Kasi required. Dati ha, eto, may kasama kami na graduate siya ng 2 years. Natanggap siya sa company. Pero sa visa siya, dun siya sumabit. Sa immigration. Sa immigration siya. Student siya dito? O, dati siyang student. Oo, kasama din namin sa Okinawa. Oo, parang... Natanggap siya sa company, walang problema sa company and sa skills niya. Sa immigration lang talaga nagka-problema. So, kahit na-hire ka dito, after being a student, na-hire ka ng company, nadali ka pa rin ng immigration. Dahil hindi ka... Sa requirement. Sa criteria, college graduate. Oo. Vocational, yung ano. Pero depende yata sa ano, industry. Hindi ako sure. Oo, depende sa job naman. At saka depende sa visa na... Ano yung ma-advise nyo sa mga papunta na rito? Yung mga student o kaya yung mga papunta rito para magtrabaho? Kasi marami, iba't ibang part ng Japan, may farmer, may mga teacher din, o kaya dito sa Tokyo.
student, ano mapapayo nyo sa buhay Japan? Expectation and kung ano ba? Sa akin siguro, katulad nito, na along the way mga friendship na na-build mo, sobrang ano, kailangan mo i-enjoy yung, kasi before tayo pumunta dito sa Japan, sobrang ina-admire natin yung lugar, di ba? Gano'ng kaganda yung Japan. So ganun din siguro, ibuti mo yung Tokyo or kung nasang lugar ka man, ibuti mo yung Japan. And along the way, marirealize mo din na sobrang saya ng experience. At the same time, yung siyempre, yung experience mo, ayun sa akin, para sa akin, enjoy lang. Enjoy lang. Enjoy kahit may mahirap, madaming challenges to. Ano yung mga... Kung homesick ka, gala ka, labas ka, or tara, kapit tayo. Kwentuhan, ganito yung ginagawa natin. Bigay dito. Ayun lang yung kalaban. Pag OFW ka, talagang ano. Tama yun. So ayun lang. Number one, enjoy. And then siyempre, ano din. Kailangan may faith ka rin. Yun. Yes. Yun talaga pinaka ano, nagdala sa atin dito. Yeah. So, ayun lang. Good luck sa mga pupunta pong mga kabayan natin dito. Laban. Puso. Gilas. Puso. Gilas. Okay. Okay. Tapos na yun. Nasa na yun. Nasa yun. May tanong ko kay Tessa. Oh my God. Ako pa talaga. So, Tessa, ikaw naman, ano mababayo mo sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito, mag-start ng buhay pa? Focus tayo sa ALT. Sa ALT. Ano ba yung mga expect ng mga Filipino na gusto mag-ALT sa Japan bilang ikaw? 1 year ka lang nag-aaral ng Japanese, bigla kang tumulo ng ALT, talaga nagpa- Tanoy talaga. Bigla tumulo sa manok eh! Mag-ALT dito, ano ma, advice mo? Mahirap ba maging ALT dito sa Japan? Ay, hindi po talaga siya mahirap maging ALT. Based experience ko ha. Hindi, kapag ALT ka dito, sa public school po kayo nagtatrabaho. O ganyan. Tapos depende po yan sa company nyo. If 5 days kayo per week, meron din kasi namang iba na 3 lang or 4 days a week. Oo. Work-wise, for me ha, hindi talaga siya mahirap. If gusto mo yung ginagawa mo, if na-enjoy mo yung mga bata, tapos mas ma-enjoy mo talaga siya kapag at least marunong kang mag-Japanese. Ayun pa, ayun din yung magandang ko na lang. Oo, ganun. So, work-wise. Pag sinabing ALT, ano ba? Elementary or kahit ano? Ano siya, between elementary and junior high school. Akala ko tapos na kay Tessa. Hindi, iba naman ang tanong sa'yo. Hindi mo kasi ako ALT. Sa'yo naman. Kasi dapat iba-iba yung iba, tanong. Iba. Sa'yo naman ang itatanong ko is, ano naman mapapayo mo sa mga kababayan natin papunta rito para magtrabaho o mag-aral sa paraan ng pagtitipid? Ano ba yung mga life hacks dito sa Japan para makatipid? At ako po yung tinanong. Pagdating sa damit, pagbili ng ticket. Ay! Sakto-sakto kay Ana yan! Kasi ang galing talaga ni Ana, no? Forte niya po yan! Dito kasi sa Japan may mga secret gold. Kunyari, meron kang pwede ka magka-to 20,000 yun basta mag-sign up ka dito sa app na to. Marami. So ano bang mababayo mo? Parang ayuda, kumbaga. Food, sa food. Paano makakatipid ng Pilipino dito sa Japan? Sa food, hindi naman dito. May expiration date kasi yung meat dito. Tapos, after, kunyari, bukas na expiration, naka-sale na siya ngayon, 20%, 10%. I-grab nyo yung mga yun, kasi hindi naman tayo ma-arte. I-frozen lang natin. I-frozen mo siya for like how many days. Sa damit, paano makakatipid ng damit? Mahal yung jacket dito, ha? Sa ano lang ako lagi, sa ukay. Ukay-ukay, or pwede ka rin bumili sa in advance. Ah, yes. Off-season. Mga off-season clothes. Like, winter ngayon, naka-sale lahat ng summer clothes. So, i-foresee mo na yung magiging outfit mo for summer. Pwede rin gano'n. Bili mo na yung summer clothes. Ganyan. And kahit sa mga thrift store, pag off-season, mas mura. Like, yung Tampopo House, I think yun yung pinakamurang napuntahan kong, ano, ukay. It's around 100 yen. Nakakabili ako dun ng... No, down jacket. Down jacket. Down jacket. Kung medyo ano ka naman, medyo may cash na. Uniqlo. Tulad ngayon, yeah. Uniqlo. Pag medyo ano, gusto mo medyo may level na ukay, mag-mode off ka, 500 yen. Ay, oo. Oh, oh. Ganun lang yung pinaka-cycle, no? Magtipid ka sa food, sa damit, tapos labas-labas konti. Balance mo lang yung life mo dito. Sa tingin ko, dito na nagtatapos ang ating malalim na talakayan. Ikaw, anong rin? Ikaw! Hoy, wala ka pang nasi-share. Tapos-tapos ka dyan. Ano natin sa mga papunta rito, ganun? Ay, it would be better pala if marami din, yung mga skills good dyan sa Pilipinas, yung mga NC2, yung mga ganun na skills. Kung meron naman kayong time, ganun, maganda din mag-invest ng skills. Kasi dito, more on skills ang hanapin sa'yo. Totoo yan. Yep. Actually, halos hindi titingnan yung diploma mo kasi hindi naman nila alam yung school mo, hindi naman. Yeah. Kung sa AL team, ano, talaga yung teachers parang,
plus points. Oo, plus points. Andali mo talaga mag-grab. Kung hindi ka IT engineer or yung mga in-demand dito, hindi ka ganun kakapapansinin kung wala kang skills. Like, anong course mo? Ako nursing. Management. Tourism. Wala lahat kank yung trabaho pero namin. Pero nagamit ko yung ano, yung experience ko sa Pinas bilang freelance videographer. Nung part-time ko rin dito, naging freelance na din ako. Hanggang ngayon, yun na yung full-time ko. So, as freelance. 9-10 na, uwi pa kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Layo pa ng bahay ko, guys. Yeah, dito ka lang nakatira si Ana. No? So next time, feature natin tong cafe ni Ana. Itong cute na coffee shop na napakasarap ng inumin dito sa puso ng Ueno. Sa sentro ng Ueno, no? Na nasa gilid lang, no? Sentro ng gilid ng Ueno. Any last word? Yung last words! Okay mga kaibigan, paalam! Salamat!